maligayang pagdating sa channel natin. Sa video na ito, ipapakilala ko sa inyo isa-isa ang mga salapi na umiral sa Pilipinas na maaaring baliwala sa inyo. Ngunit ang totoo, libo-libo ang halaga. Bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan na mag-comment dahil sa sandaling umabot ng 1,000 views itong ating video, 5 ang mananalo ng load sa pamamagitan ng comment picker. Iminula tayo sa maling paniniwala ng ating mga magulang at ng eskwelahan na mismo na ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa. Tandaan natin, hindi pa uso ang internet nung kapanahonan nila. At alam nating lahat, hindi magkakasya ang kasaysayan ng Pilipinas sa ganito kakated na libro. Taong 1972, nang ideklara ni Pangulong Marcos ang bagong lipunan na nagsasabi na pag-aalis ng mga lumang pera at pinalitan niya ito ng bagong pera na gawa sa ginto. 1,000 pesos na purong ginto ang unang pera na ipinagawa noon ni Marcos. Para maintindihan nyo yung halaga nito noon, sabi ng tatay ko, pag nagtrabaho siya noon maghapon, piso ang kanyang sinasahod. Kung gusto nyong malaman ang halaga nito ngayon, mayroong nag-post nito sa Facebook. Ibinebenta niya sa halagang 300,000 pesos. Ang sumunod na ipinagawa niya, 5,000 pesos na puro din na ginto. Mabibili ito sa ngayon na 400,000 pesos pataas. Wala akong impormasyon kung sinong tao ang may hawak nito ngayon, maliban sa siya ay isang negosyanteng Muslim. Matapos bumagsak ang paghahari ni Marcos noong 1986, walang sinumang presidente ang nakapagpagawa ng ganong uri ng mga salapi. Ngunit noong 1992, ang Bangko Sentral ay kusang loob na gumawa ng 10,000 gold coins bilang alaala sa people power. Ang palaisipan sa atin, bakit hindi nila ito inilabas hanggat hindi natatapos yung termino ni Corazon Aquino? Isa pa, walang sinumang dukha na tao ang nakahawak o nakakita man lang ng perang ito. Kung ikaw ay isang Pilipino na wala kang kabilib-bilib sa bansang Pilipinas, siguro iisipin mo, napakamahal naman ang mga perang yan. Well, narito ang mga perang mas mahal pa kaysa diyan, bagamat hindi ginto. Bago ang lahat, hayaan yung ipaalam ko sa inyo na bago pa tayo sinakop ng kung sino-sinong Ponso Pilato, totoong ginto ang ginagamit ng bansang Pilipinas sa pamimili. Iyan ang dahilan kung bakit nila tayo pinag-interesan. Sinong tanga-tanga ang lalabang kay Lapu-Lapu ng walang sapat na dahilan? Taong 1521, nung ipakilala sa atin ni Ferdinand Magellan ang kanilang pera. Ngunit naging legal lamang ito na ginamit sa Pilipinas noong 1726. Sa ngayon, sa museum na lang ng Amerika, matatagpuan ang perang ito. Ngunit kung sakali na isa ang ninuno mo sa nakapagtago ng perang ito, at sakali man na ipinasa sa'yo, magkano ang presyo mo? Makalipas ang mahigit 200 taon mula nang dumating dito si Magellan, sumunod na ipinakilala sa atin ang Escudos. Wow! Naging ginto ang pera nila. Saan kaya nang galing ang materyales nito? Noong 1864, gumamit ang Espanya ng 50 sentimo na silver. Sakop tayo noon na Espanya, kaya natural lang
na kung ano yung perang ginagamit nila, iyon din yung gagamitin natin. Narito pa ang mga salapi ng Pilipinas na kung sakaling meron ako kahit 1,000,000, hindi ko ibebenta. Ang sariling perang papel na pinagamit sa atin ng Espanya. 5 centavo noong 1944, 50 centavo na pinagamit sa atin ng United States noong kapanahunan nila, 10 centavo na ginamit natin noong 1945, at ang 50 centavo na ginamit natin noong 1964. Ang mga telebisyon ay naunang gumawa ng balita tungkol sa mga bariyang ito, bagamat hindi detalyado. Ipinagbabawal ng Pilipinas ang pangungoleksyon ng bariya o kahit na pagsira sa mga ito. Sa katunayan, nakulong ako dahil sa video na inupload ko 6 na buwan ang nakakaraan. Sa huli, napatunayan na wala akong kasalanan. Sa akin lang naman, maghatid sa inyo ng konting saya at ipaalam sa inyo na kung magigi kayong malikhain, kahit na ang pinatuyong dahon ng talisay, pwede mong ibenta. Ganon din ang mga lumang perang ito. Mabibinta mo ng mas mataas kaysa dating halaga nito. Ang presyo siyempre nakadepende. Sino yung magbibinta? At sino yung bibili? Siguro marami pa rin sa inyo ang hindi naniniwala na talagang binibili ang mga lumang perang ito. Eh kung sabihin kong hindi binibili ang mga batong ito, maniniwala ka ba?